Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay binigay sa kanila. At uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Webes ng ikapitong linggo ng karaniwang panahon at atin po ngayong ipinagdiriwang ang kapisahan ng Panginoong Hesukristo, walang hanggan at dakilang pari, o the eternal high priest. At muli, pinapaalala sa atin na ating inang simbahan ang walang hanggang pakikipagtipan din ng Diyos. Kung sa ginawa ni Kristo na paghahati ng tinapay at ng pagbibigay ng alak, na siya rin naman ating laging ginugunita. No, sabi nga po, no, ginugunita natin kung ano ang ginawa ni Jesus na siya namang ibinilin ni Jesus sa kanyang mga alagad na lagi nating gawin. So lagi ito, yung parang sa pagdalo natin ng misa ay nagkakaroon tayo ng renewal, nagkakaroon tayo ng ating pag-alaala sa atin din pong pangako kay Kristo, sa ating pangako sa Diyos. Kung si Kristo, no, ay nangako, o ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay nangako ng kanyang walang hanggang tipan. Kung nung sinauna, no, sa pamamagitan ng mga nina Moises, sa pamamagitan ng mga propeta, sa kaguli-hulihan, sa pamamagitan na ng kanyang anak. At ang epekto nito ay walang hanggan, walang katapusan. Hindi na mababago, hindi na rin mapapalitan dahil si Kristo na mismo ang alay, si Kristo mismo ang naghahandog ng alay para paulit-ulit din na ang tao ay maibalik niya sa Diyos. Yung bang araw-araw, hindi lang taon-taon, araw-araw ay niririnyo ng Diyos ang kanyang pangako sa atin. And speaking of pangako, no, kadalasan ito po yung pangako ng ginagawa ng mga tao, kadalasan din ay pilit din namang pinuputol ng tao. Makakaasa tayo na ang pangakong binitawan ng Diyos para sa atin, walang sino man ang makakaputol o makakapagpabago nito. Patuloy tayong mamahalin ng Diyos sa kabila ng atin pong mga kahinaan, sa kabila din ng ating mga kataksilan, sa kabila ng atin pong pagkamakasalanan, paulit-ulit niya itong ipapaalala sa atin na ang kanyang pagmamahal ay hindi magbabago. Magbago man ang tao, pero ang Diyos hindi magbabago sa kanyang pangako sa pamamagitan niya ng atin pong ginagawa
na misa. O hindi man linggo-linggo, araw-araw tayong pinapangakuan ng Diyos. Amen?